Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at taga-subaybay na si Prince Juber at si Gian Santiago at si Rin Taba. Ang request ni Prince Juber at ni Gian Santiago ay tungkol sa Tihas Light Multirole Fighter ng India. At ang request naman ni Rin Taba ay tungkol sa Mitsubishi FX Fighter Jet na gawa ng Japan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Sa tanong ni Prince Juber at ni Gian Santiago na posible ba daw na ang Pilipinas ay magkaroon ng Tihas Light Multirole Fighter mula sa India, ayon sa isang Indian source na ang Pilipinas ay may balak na bibili ng fighter jets at helicopter doon sa India, at ang Philippine Aerospace Development Corporation o PADC ay pumirma ng Memorandum of Understanding kasama ang Hindustan Aeronautics Limited o tinatawag na HAAL or HAL na siyang gumagawa ng Tihas MQ-1 at MQ-2 Light Multirole Fighter. Ang Memorandum of Understanding ay napipirmahan pagkatapos din napipirmahan ang kontrata na nagkahalaga ng $368 million para sa BrahMos missiles. Kung matutuloy ito, ang Pilipinas ang pinakaunang export customer o export order ng Tihas jets, gaya din ito ng BrahMos missiles na ang Pilipinas din ang pinakaunang export customer ng India. At ayon kay Department of National Defense Secretary Delpin Lorenzana na ang Lockheed Martin F-16 price o ang presyo nito ay napakamahal na nagkahalaga ang F-16A variant, ito ang advanced variants ng F-16, ay umaabot ng $80 million bawat isa. Tapos ang JAS 39 Gripen naman ay halos kapareho din ang presyo. Kaya ang Pilipinas ay naghahanap ng ibang opsyon. Kaya dito ang India ay nag-offer ng kanilang Tihas MQ-1A Light Multirole Fighter at nagbibigay ang HAL o Hindustan Aeronautics Limited ng kanilang presentasyon. At ang presyo ng Tihas MQ-1 jet ay nasa $42 million lamang. Na ibig sabihin nito, ang Pilipinas ay makaprocure ng 12 na units na Tihas MQ-1A sa presyo na kalahati lamang kumpara sa presyo ng F-16 at JAS Gripen. Pero ito ang nakapagtaka kasi ang India ay nagsasign din ng kontrata kamakailan kasama ang Lockheed Martin para sa pagbili ng 200 na units na F-16. Ibig sabihin, walang tiwala ang India sa sarili nilang gawa. Alam nyo, ang India ay magaling ang kanilang mga engineer dahil noong 1961 ay nakagawa sila ng pinakaunang fighter jets sa Asia. Samantala ang PDAC or Philippine Aerospace Development Corporation na natatag noong 1975 ay walang natapos kahit isang eroplano. Ang unang jet fighter na ginawa ng India ay ang HF-24 Marot na gawa rin ng HAL o Hindustan Aeronautics Limited. Kaso lang sandali lang ito na na-phase out at ang Indian Air Force lang ang gumagamit nito at walang ibang bansa na bumibili dahil siguro mabagal ang jet na ito. Ang HF-24 Marot ay may speed lamang na insaktong Mach 1. Mas matutulin pa yata ang mga aswang at wakwak pag nagagalit dito sa Pilipinas kasi iaabot ang kanilang speed hanggang Mach 0.3. Mas matulin pa ito kaysa Marot jet ng India. At ang Tihas MQ-1A ay isa lang itong single engine delta wing na light multirole fighter at ito ay dinidevelop ng ADA or Aeronautics Development Agency kasama ang Hindustan Aeronautics Limited. At unang flight nito ay noong 2001 at in-introduce ito noong 2015 at wala pang ibang bansa na gumagamit dito at siyempre India pa lang dahil sila ang gumagawa at kung matutuloy ang Pilipinas ang pangalawa. Ang Tihas MQ-1 ay may speed na abot hanggang Mach 1.8. Mas matutulin ito kung ikumpara mo sa FA-50 ng Philippine Air Force na galing sa South Korea.
Pero ang tihas, dahil bago pa ito, ang eroplano na ito ay hindi pa ito tested sa aktual na mga air combat di gaya ng F-16. Sa totoo lang talaga, ang Philippine Air Force ay gusto talaga nilang kukunin ang F-16. Ito ang pangarap ng Philippine Air Force. At masusi itong pinag-aralan ng mga taga Philippine Air Force Technical Working Group, at ito ay kanilang inirekomenda sa Department of National Defense na kukunin. At ang Department of National Defense naman ay walang problema, sumang-ayon lang ito sa ginawang pagsusuri ng Philippine Air Force Working Technical Group. Kaso nung pina-approve ito sa presidente, ang presidente naman ay nagtatanong sa Department of Budget and Management or DBM, nagtatanong kung may pundo ba dito, at ang sabi ng DBM ay wala, at minsan pasiga pa sabing wala, at sinabi na maghahanap kayo ng paraan para makatipid, kaya napunta sa Just Gripen. At sabi naman, hanap pa rin ang paraan para makatipid, at ito'y napunta sa Tihas MQ-1 ng India. At sabi naman, maghanap pa uli para makatipid, at yon balik uli sa Super Tucano. Mabuti pa ang Super Tucano, pag in-order mo kinabukasan ay nandyan na, dahil Shopee yata o Lazada ang nagdi-deliver eh. Alam niyo, pag ako ang masusunod, doon ako sa mahal pero powerful na MRF o multi-role fighter ang bibilhin ko. Gaya ng mga twin engine ng mga MRF, kahit dalawa lang, kahit hindi na yung F-35 na Raptors dahil sobrang mahal, kahit yung Sukhoi Su-30 na lang, or Sukhoi 35, or Sukhoi Flanker. Karamihan sa mga bansa sa Asia ay mayroon silang Sukhoi. Dahil pag minsan, pag bumibili ka ng mga mura, dahil akala mo ay makatipid ka, minsan ay hindi pala maganda. Parang nangyari sa akin, bumibili ako ng motorsiklo, at hindi ako bumibili ng mga branded gaya ng Honda. Doon ako bumibili sa mamurahing made in China, dahil kalahati ang diferensya sa presyo, at ang kikintab pa, ang ganda pa ng purma. Dahil inisip ko, ang mahalaga ay tatakbo. At nung pinatakbo ko na, tuwing napadaan ako sa mall, na maraming tao natatawid sa kalsada, ay biglang namamatay ang makina at nakakahiya eh. Pero pag doon ako dadaan sa simenteryo na walang kataw-tao at multo lang yung nandun, aba, hindi namamatay ang makina kahit walang gasolina eh. Yun ang makukuha mo sa pagtitipid. Ang India kasi ay malalaki ang kanilang defense budget. Marami kasi silang pira eh, ang kinita nila sa 5-6, hindi, biro lang. Ang India ay nagmanumbaktyon ng sariling mga armas at mga military assets. Kaso lang, in terms of global defense market ay hindi pa sila established. Dahil ang Pilipinas pa lang ang kanilang customer. Hindi gaya ng mga malaking defense manufacturer gaya ng Elbit system ng Israel. At sa tanong naman at request ni Ren Taba tungkol sa Mitsubishi FX fighter jet na minsan ay tinatawag ding F-3, ay isa itong 6th generation stealth fighter na dinidevelop ng Japan Air Self-Defense Force, at ito ay ang pinakaunang domestically developed stealth fighter jet, at ito ang papalit sa F-2 pagdating ng taong 2030. At ito rin ang magpalakas sa Japan defense industry, at sila ay sasali sa international arms market. At noong October 2020, ang Mitsubishi Heavy Industry ay siyang napili para gagawa ng nasabing eroplano, ang Mitsubishi FX. Dito sa Pilipinas, mayroon din tayo, pero Toyota Tamaraw FX, Biyaheng Cubao at Baclaran. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan, gaya ni Dominic Posadas, ni Redeem Bustamante. Hanggang sa susunod, maraming salamat.